Okay, mga ka-scientist, pakita ko sa inyo yung video na napanood ko sa YouTube. At hindi lang ito yung mga video na mapapanood nyo sa YouTube patungkol dun sa stock-up na Max ng mga scooter. Panoorin yung video. Itong video na to ay galing sa isang vlogger na kilala sa YouTube. Shoutout sa iyo, Sir Bernardo Victor. Siya po ang gumawa ng video na to. Sir, hiramin ko lang yung video. Ipanong nyo na rin sa Sir Bernardo Victor sa kanyang YouTube channel. Marami sa kanyang mga video ay talagang marami kayong matututunan. Ayan po mga ka-scientists, bali pinakita niya kanina yung special tool na siya mismo. Ayan po yung hawak niya. Siya mismo ang nagdesign niya. Diyan po may papakita na isang ganap na scientist, si Sir Bernard. Ayan po. Mga ka-scientists, panoorin niyo yung buong video na yan sa YouTube channel ni Bernardo Victor. Type niyo lang yung My DIY Puno para sa mga stock up ni Max. Ayan, oh, grabe mga ka-scientist. Oh. Para lang mapulaw, talagang kailangan pang gamitin ng mga ganyan. Sa katotohanan mga ka-scientist, hindi naman naaabot sana sa ganyan yan kung yung preventive maintenance ng inyong pong scooter ay nagagawa. Nakakabilib yung special tool ni Sir Bernardo. Talaga namang pag hindi ka pa natanggal dyan, ewan ko na lang. Mapapansin nyo, may technique din siyang ginagawa. Hindi rin niya basta-basta binibira. Pinupok-pok din niya. May mga eksena dyan na talagang kahit siya na nagdududa siya kung matatagal. Nakakatawa nga yung video niya. Panoorin niyo po mga ka-scientist, medyo may kakwelahan ng video ni Sir Bernardo niya. Ano to? What have you done? Ayun po mga ka-scientist. Insidente na ganyan. May mas malala pa ako na panood. Hinahanap ko nga yun yung sa sobrang kasi wala silang may ibang maisip na paraan para tanggalin. O wala silang special tool para tanggalin yun. Umabot na sa punto na nabiyak na yung buong crankcase ng scooter. Nakakalungkot yun. Mga ka-scientist, prevention is better than cure. Doon sa mga eksena na mahirap tanggalin o i-pull out yung gulong sa likod ng ating mga scooter. Kung ayaw nyo mangyari din sa inyo yun, nakita nyo naman yung mga video, grabe, halos nung hindi na matanggal yung gulong nawasak na mismo yung crankcase ng scooter. Kasi nga talagang matindi yung naging damage nung pag-build up ng kalawang dun sa gear. Meron akong video na ipapakita sa inyo, isang malupit na technique by science kung paano maiwasan na magkaroon ng build up ng kalawang sa loob ng gulong. Mga ka-scientist, by science, kanina kinuwento ko nga na yung loob ng part na nag-stock up ay may air vacuum o air pack. Para yung air, ang solusyon para hindi magkaroon ng build up ng pangalawang doon kasi pinapasok ng tubig is lagyan mo ng isang bagay para hindi siya pasukan ng kasi tubig nga ang pumapasok na may kasamang maduduming elemento, materials. Kaya ang paraan is lagyan mo ng chemical para hindi siya pasukan. At ang isa sa mga paraan na ginagawa ko sa akin sa aking keyway icon is by grease.
nilalagyan ko ng grasa yung thread na nagkoconnect sa wheel at doon sa ehe, doon sa pinaka hindi ko alam yung tawag, gear, pinion gear, pero kung anong tawag doon. Mga scientist, bago kayo mag-react, papaliwanag ko sa inyo. Sa video, ituturo ko sa inyo yung mga dapat nyong gawin o paraan para i-apply yung gear o yung grease. Kasi medyo sensitive din kasi yung paraan na yun. Kapag nagkamali ka nung lagay, baka kung saan mo mailagay yung gear, yung grease o yung grasa, mag-cause pa ng aksidente sa'yo. Kasi kung mapapansin nyo yung gulong natin sa panlikod, isang tornilyo lang ang kumakapit doon para wag matanggal yung gulong. Mga scientist, panoorin nyo po ito. Okay, ito na. Gamit ang grasa, nainom kung high temp grease meron kayo. Nakita nyo yung groove na yan na pahaba. Lagyan nyo po yan ng grasa. Small amount lang, mga scientist, wag masyadong marami o naglulusak. Malagyan lang yung part na may groove. At isa pa, pinaka-importante dyan, para maging safe ang pagbabalik niyo ng gulong at hindi siya matanggal. Nakita niyo yung nut na yan, kapares na yung thread. Huwag na huwag niyong dadampihan ng grasa, huwag na huwag niyong lalagyan ng grasa yan. Kasi ang kailangan niyo lalagyan ng grasa yung mismong groove. Isa lang ang umahawak sa gulong, nag-iisang nut na yan. Kapag may grasa yan, may tendency na mawala, malaglag yung kapit nung nut. At syempre, ka scientist, kung nandiyan ka na, nabuksan mo na yung area na yan, take the opportunity na grasahan mo na rin yung mga moving parts. Malaking bagay na may grasa yan, makakapagpalambot ng pagpiga sa preno ang mga grasa. Okay, mga scientist, ayan lang. Basta mag-ingat kayo sa paglalagay ng grasa, huwag masyadong marami at huwag niyong lalagyan yung thread ng nut. Okay, alright.